sa Miss Universe 2012 sa Las Vegas, Nevada. Ito na po ay tatlong beses na nakapasok sa top 5 ang Pilipinas sa beauty pageant mula nitong 2010. Magbabandila si Ninia Corpus. Janine Tugonon, Philippines! Umpisa pa lang ng patimpalak, frontrunner na si Miss Philippines Janine Tugonon sa pagrampa sa Miss Universe 2012 beauty pageant. Suot ang swimsuit, rumampa ang top 16. Kumpiyansang maglakad si Janine sa kanyang two-piece at hindi nagpatalbog sa iba pang kalahok. Sa top 10, huling tinawag si Miss Philippines. Philippines! Agaw pansin si Janine sa pagrampa. Suot ang eleganteng light blue flowing gown. Philippines! Pasok ulit si Janine sa top 5. Pero mas tinutukan ng lahat ang Q&A portion. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng pageant. Walang pangamba ang sagot ni Janine sa tanong ni Judge Nigel Barker. As an international ambassador, do you believe that speaking English should be a prerequisite to being Miss Universe? Why or why not? For me, being Miss Universe is not just about knowing how to speak a specific language. It's being able to influence and inspire other people. So whatever language you have, as long as your heart is to serve and you have a strong mind to show to people, then you can be Miss Universe. Thank you. Pinalakpakan siya ng mga manonood. Crowd enjoyed that answer. Nang i-anunsyo ang mga panalo, napaiyak pa si Janine Tugonon. Venezuela! Habang hinihintay ang desisyon ng mga judge. There are two women left. Philippines and USA. Please step... Hawak kamay pa sila ni Miss USA. USA! Miss Universe si Miss USA Olivia Culpo. First runner-up si Janine Tugonon. Pagkatapos ng pageant, puno ng mga Pinoy ang kwarto ni Janine. Ipinagmalaki ni na dating Miss Universe finalist Venus Ra at Shamsi Supsup ang tagumpay na nakamit ni Janine. Masaya pa rin dapat tayo dahil first runner-up. Merong fourth runner-up, may third runner-up at may first runner-up. First runner-up tayo this year and then we look forward next year, malay na. Oh, diba? Talagang she gave us a show and ako yung kinakabahan. Yung anong parang iba pa na yung feeling na hinihintay mo, yung hindi ikaw yung nandun. Parang ano next, tatawagin na ba siya? Tatawagin na ba siya? Kwento ni Janine, kampante siyang papasok sa top 16 semi-finalist. Pero ninervyos lang siya ang huling tawagin para sa top 10. Philippines! Sobrang kabado na ako noon talaga. Kasi, pero hindi ko tinitingnan yung ibang girls. Hindi ko tinitingnan kung sino pang natitira. Mm. Kung sino na lang pepede. Ayoko na gano'n eh. Pasa ako, okay, chill lang. Ito na. Ayun. Pero yung camera kasi makita mo naman eh. Yeah. Pag malapit na sa'yo, diba, alam mo na na. Eh, nakita ko nandito na siya. Nagpapasalamat siya sa bagong karangalang ibinigay sa bansa. Malaking blessing na to kay Lord, eh, di ba? Parang let's be thankful, let's be happy. At it's Christmas, it's not about me, it's not about us. Parang pasalamatan na lang natin siya sa kung anong binigay niya sa atin, di ba? Malaking bagay na to sa Pinas. Sobra. Very good answer. And the gifts are yours. 1997 pa huling nakakuha ng Miss Universe crown ang USA. We have a great winner and the beautiful thing about Olivia is that she has been a truly fantastic Miss USA. Blooming si Miss USA sa mga unang pahayag niya bilang Miss Universe 2012. Uuwi ang mga kandidata, dala ang hindi malilimutang karanasan sa pinakaprestihiyosong beauty pageant ng mundo. Para sa Bandila, Ninia Corpus.